Required na ngayong i-report sa LTO ang pagbebenta at pagbili ng mga segunda manong sasakyan. Kapag hindi sumunod dyan, 40,000 pesos ang kabuang multa, kaya't maraming umaalma. Nasa frontline na balitang yan, Brian Basa. Second-hand ba ang sasakyan o motor ninyo? Nakapangalan na ba ito sa inyo o nasa unang may-ari pa rin ito? May inilabas kasing utos ang Land Transportation Office. Obligado na raw ang mga nagbenta at bumili ng segunda manong sasakyan na i-report sa LTO ang nangyaring bentahan. Kung hindi, may multang aabot sa 40,000 pesos ang mahuhuling hindi susunod. Sa administrative order na inilabas ng LTO noong August 30, nakadetalye ang mga responsibilidad ng seller at buyer ng sasakyan. Ang nagbenta, required na mag-report sa LTO. Dapat siyang magsumite ng official receipt at certificate of registration o ORCR at deed of sale ng sasakyan. Dapat ding magpakita ang seller at ang buyer ng kanilang ID. May 5 araw na palugit para kumpletuhin ang requirement na yan pagkatapos ng bentahan. Habang ang buyer, merong 20 working days para maipalipat ang pangalan ng may-ari ng sasakyan. Tig 20,000 pesos ang multa kung hindi nila nagawa ang mga naturang requirement. Marami pang motorista ang hindi nakakaalam ng bagong patakarang ito ng LTO. Kahit noong September 16 pa ito sinimulan, retroactive ang administrative order. Ibig sabihin, sakop nito ang mga nagbenta at bumili ng second-hand na sasakyan bago pa man inilabas ang utos. Grabe naman yung pumumulta ka ng wala sa ayos. Lalo na yung pinagbila mo ng motor ay galing pa ng probinsya. Nakakagulat para sa amin na ganun, yung kalaki yung multa. Kailangan siguro mapag-aralan po mismo ng LTO kung paano po yung dapat maging proseso nung kanilang pinapatupad na batas na yan. Para sa isang urban transport expert, walang point ang kautosang ito. Red tape lang daw ito o pampatagal ng proseso. I think they're really excuse. They want to terrorize motorists para they come across at manikluhon sa kanila. Paglilinaw naman ng LTO, legal ang batayan ng administrative order. Katunayan, alinsunod ito di umano sa Motorcycle Crime Prevention Act. Under our law, in case of accident po, ang liable po dyan is the registered owner. Malaking abala na po yan para po sa mga nagbenta ng sasakyan. Pag-aaralan naman daw ng LTO ang pagpapalawig ng deadline para sa mga dati nang nagbenta at bumili ng segunda manong sasakyan bago pa man inilabas ang kautusan. Hindi rin daw agad babawiin ang lisensya ng mga mahuhuling lalabag, pero magkaka-record sila sa LTO. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5.